Dark Shadows. Happy anniversary, Salome. Tumigil ka nga. Para saan ang bulaklak na to? 2 years na tayo. Hindi ka ba happy? Hindi. Dahil hindi ito ang gusto kong matanggap ngayon. Okay, mamaya lalabas tayo. At kakain tayo sa labas at... Hindi yan ang gusto ko. At itong bulaklak na to, ayan, saksak mo sa baga mo. Teka! Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Sabihin mo kung pakakasalan mo ako o hindi. At makikipag-break na ako sa'yo. Ayun! Alam ko na ngayon kung bakit. Tatawa ka pa, nangiinsulto ka pa, no? Come on! Masyado ka kasing nagmamadali eh. Kailan mo nga ako pakakasalan? Ngayon na! Ha? Huh? Eto. Salome. Will you marry me? Sing-sing? Totoo na ba to, ha, Lucas? Sagutin mo muna ako. Pakakasalan mo ba ako? Oo naman! Siyempre magpapakasal ako sa'yo! I love you! Mahal na mahal kita. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Akala ko magiging old maid ka. Buti na lang nagising si Lucas. Dinaan ko kasi sa gulpi di gulat. Kaya heto, oh, hetong patunay. Gold engagement ring ko. Naku, sa wakas. Ay naku, hindi ka na rin naaabuti ng 30. Magkakaasawa ka na! Teka, kailan ang kasal? Sa lalong madaling panahon. Kaya samahan mo akong magsukat ng wedding gown. Tay, paano ba to? Anong problema mo? Tay, nakapangako ko kay Salome ng kasal eh. Bakit mo ginawa yon? Alam mo. Tay, nabigla kasi ako eh. Tay, ayokong mawala siya sa akin. Pwede naman kayong mag-ibigan ng hindi kasal. Tay, hindi siya papayag. Pangarap niya talagang makasal, tsaka na ibigay ko ng sing-sing. Naloko na. Lucas, bawiin mo. Kunin mo kahit sa paanong paraan. Tay! Gawin mo, Lucas! Hindi ka pwedeng magpakasal kahit kaninong babae. Hindi! Lucas, ito oh, tingnan mo. Ito oh, itong wedding gown na to. Ito yung napili ko. Hindi naman to kamahalan. Tama lang ang presyo. Maganda naman siya. O sige, kung yan ang gusto mo, okay. Eh, pa-reserve mo. Talaga? Yes! Mahal na mahal mo talaga ako, ha? Kailan ang schedule ng kasal natin? Pag-usapan muna natin, Salome. Aalis muna ako. Kailangan ko kasing sundin ang utos ni Itay. Pero babalik ako sa isang buwan. Tama. Pagbalik ko, full moon na yun. Ha? Lucas, mamimiss kita. Ako din, Salome. Mahal na mahal kita. Makukuha ko ang sing-sing. Magpapaalam muna ako. Salamat sa pag-ibig mo. Babalikan kita at hintayin mo ako sa araw ng kasal natin. Isang buwan. Medyo matagal din yon. Pero di bale, alam kong babalik siya. Lucas, ang sarap mong magmahal. Hihintayin kita. Thank you.
patay. Nabawi ko na ang singsing. Mabuti kung ganon. Hindi ka nakalimot. Kundi tsak na ang bungang ka natin ang mapapahamak dahil sa ginawa mo. Oh, kailan ka aalis? Bukas ng gabi, tay. Pero mag-iingat ka. Mahaba ang maghapon. Baka kung matuntun ka, mahirap na. Kaya nga mag-iingat ako, tay. At hindi ako pwedeng dumating sa takdang araw. Sige. At ako ang haharap sa kanya kung sakali. Opo. Mabilis na lumipas ang orasan, araw ng Linggo at naging isang buwan. Ang pananabik ni Salome ay napalitan ng pag-aalala. Dahil 2 linggo na ang lumipas, hindi pa nagbabalik ang kanyang kasintahan. Kaya nagpa siya na ito na puntahan ang probinsya ni Lucas para alamin sa mga magulang nito kung bakit natagalan ang lalaki na sanay nakatakda niya ng maging kabiyak. Nakaharap nito si Mang Impig na ama ni Lucas. Tuloy ka. Kilala niyo ho ako? Oo naman. Hindi itinatago sa akin ni Lucas ang babaeng minahal niya. Nasaan na ho si Lucas, Mang Impig? Itay ang itawag mo sa akin. Tutal kayo na ng anak ko. Kaya anak na rin kita. Salamat po, itay. Si Lucas po, nasaan siya? Kailan siya babalik? Padating na siya. Kaya pwedeng dito ka muna manatili. Tutal, bahay mo na rin ito. Kasi ang lahat ng naririto ay pag-aari ni Lucas. Salamat po. Pero darating po ang kaibigan ko. Usapan namin na susunod siya kung hindi ako makauwi mamayang gabi. Ah, oo naman. Mas marami, mas masaya. Wala ho ba kayong ibang kasama dito? Nasaan po ang nanay ni Lucas? Darating yon. Ipaghahanda muna kita ng mainom sa lume. Ang ganda naman ng bahay ni Lucas. Parang karaniwang bahay lang sa labas. Pero dito sa loob, maganda. Mumahali ng mga gamit. Ano kaya yung may talukbong na yun? Ah, baka manikin. Pero bakit naman sila magkakaroon ng manikin dito? Para saan? Teka, may binti ah. Aalisin ko nga yung nakatakip. Huwag mong gagawin yan! Magsisisi ka! Salome, gumising ka na, tanghali na. Ano ba? Carol, nandito ka na? Nasaan si Itay? Sinong Itay? Naloloko ka na. Di ba nandito tayo sa bahay ni na Lucas? Anong Lucas? Nasa amin ka. Bahay namin ito, Salome. Ha? Pero Carol, nasa bahay ako ni Itay Impig. Baka nananaginip ka lang. Bangon na at magkape na tayo. Tsaka pabiyahe pa tayo patungo sa kanila, di ba? Pero... Ayun na, mag-almasan na tayo. Teka, bakit wala na yung sising ko? Carol, nawawala yung engagement ring ko. Bay, malay ko. Tsaka ano ka ba? Wala kang sising pagdating mo rito. Nagtataka nga ako bakit nakatalukbong ka nang dumating ka eh. Tsaka ang dumi-dumi ng binti mo, nakapa ka lang. Nasaan bang tsinelas mo? Ano? Carol naman eh, pinaglalaruan mo yata ako. Pumunta ako sa probinsya ni na Lucas. Nakausap ko ang itay niya, nakapasok ako sa bahay nila. Paano ako nakauwi dito at nandito ako ngayon sa bahay mo? Abay, malay ko sa'yo. Heto oh. Oh. Ito yung telang nakatalukbong sa ulo mo. Napasigaw si Salome sa takot. Litong-lito siya sa mga pangyayari. Malinaw na napunta niya na ang bahay ni Lucas na inistima pa siya ng itay nito.
Kaya nagtataka siya, bakit dala niya ang nakatalukbong sa manikin na may paa? Bakit nakapaa na lamang si Carol? May mga bagay na labis niyang ipinagtaka. Kaya niyaya niya ang kaibigan para patunayan sa kaibigan na nagsasabi siya ng totoo. Diyan oh, diyan sa bahay na yan. Carol, wag mo kong iwan ha. Wag ka nga matakot sa lumi. Ginusto mo to. Sige na, tawagin mo na yung tao sa loob. Sige. Tao po! Itay impig! Tao po! Teka, teka. Bukas yata ang pinto oh. Ayan oh, parang hinihintay tayo. Itay, papasok na po kami ha. Kasama ko pong kaibigan ko. Tena, pumasok na tayo sa loob. Baka natutulog. Tara na! Itay Impig! Itay! Salome! Ayun yung sapatos mo. Galing ka talaga dito. Sabi ko na sa'yo eh. Ayun si Itay Impig oh. Natutulog yata sa sofa. Ano yan? Bakit may takip pati sofa at lamesa na ng itim na tela? Naku, Salome! Natatakot na ako. Parang may kakaibang misteryo yata rito eh. Kahit ako rin. Pero kung matatakot tayo ngayon, hindi natin malalaman kung ano ang lihim ng matandang yon. At hindi ko malalaman kung nasa na si Lucas. Nasaan nga ba? Gisingin mo ng tatay mo. Huwag muna. Halika. Doon tayo. Titingnan ko mga yon. Teka. Litrato yata yun ah. Halika. Tatanggalin kong nakatakip dito. Teka! Teka! Bakit? Bahala na kung ano makikita natin dito. Bahala na. Ah! Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo sumisigaw? Salome! Bakit ka nagsama ng iskandalosa dito, ha? Tay, pasensya na po. Kasi natakot lang kami. Natakot saan? Carol. Larawan niya ni Lucas. Ang mapapangasawa mo. Bakit ka matatakot sa kanya? Larawan niya ng kanyang kabataan. Huh? Nagtataka kayo? Mabuksan nga ang mga ito. Natatakot ka, Salome. Yan ang rekwerdo ng aming pamilya. Ako yan at ang asawa kong namayapa. At ang binatilyong yan, si Lucas at ang kapatid niyang babae. Salome, kamukha mo siya. At ang mga ito ay... mga manikin? Kami din yan. Mga rekwerdong hindi mawawala. Mawala man kaming lahat sa mundo. Si Lucas, nasan siya? Dapat makasal na kami. Halos 2 buwan ang nakakaraan eh. Bakit hindi pa siya nagbabalik? Bakit? Kumain muna kayo. Halika kayo dito sa kusina. Halika na. Sige. Masama daw ang tumanggi sa grasya eh. Tara. Wow! Ang ganda ng komedor. Maupo kayo. Pero pagpasensya na ninyo ang pagkain ah. Salome, huwag kang kakain ng karne ah. Baka kung ano yan. Nakikita mo ba ang nasa dulo ng mesa? Ano po yan? Yan ang gagamitin mo.
Pagdating ni Lucas, magpapakasal na kayo. Maganda naman sa lume pero luma na yata at mukhang inaagaw na. Pero nasan po si Lucas? Dapat narito na siya. Gusto ko siyang makita para malaman ko ang lahat. Nasan po si Lucas? Nasan siya? Nilunod na ng hangin ang mga tanong ni Salome at nawala ang matandang si Impig. Pumasok siya sa isang makipot na pasilyo. Nawala ito. Labis na nagtaka at nahintakutan si Carol. At niyaya si Salome na umalis na, kaya napilitan silang lisanin ang bahay na ito. Wasak ang puso ni Salome na umuwi. Pilit namang pinayapa ni Carol ang kalooban ng kaibigan. Ilang linggo ang nagdaan nang makaramdam ng kakaiba si Salome sa kanyang katawan. Bakit naduduwal ako? Sama ng pakiramdam ko. Buntis ka? Ano? Pero... Nurse ako, Salome. Baka nakakalimutan mo. Hindi pwedeng mangyari to, Carol. May nangyari na ba sa inyo ni Lucas? Meron. Pero sabi niya kasi pakakasalan niya ako. Eh, sabi niya nga. Eh, kaso nawawala siya, diba? Hindi natin alam kung nasan siya. Kung anong nangyari sa kanya. Nasaan na ba kasing Lucas na yun eh? Bakit niya ako niloko? Salome, ganun siguro talaga. Kagagawa nito ng tatay niya. Siguro pinalayo niya si Lucas. Sinadya niyang lahat ng ito. Niloko nila ako. Paano na ako nito, Carol? Magiging dalagang ina ako. Hindi ko alam kung nasa na si Lucas. Siniyon na niya yata ako eh. Bakit bigla siyang nawala? Pareho silang manluloko ng tatay niya. Salome, alagaan mo na lang ang sarili mo para sa magiging anak mo. Salome! Salome, makinig ka! Tulungan mo akong makawala sa madilim na lugar na kinaroroonan ko. Salome, tulungan mo ako! Hindi ako makawala dito sa kinaroroonan ko! Tulungan mo ako! Lucas, nasan ka? Tulungan mo ako! Nakakulong ako! Kapag inabot ako ng 3 buwan, hindi na ako makakawala dito! At hindi na matutuloy ang kasal! Ano? Lucas, nasan ka? Nakabilanggo ako sa larawan ng aking ama. Salome, maliwala ka sa akin. May kakaibang kapangyarihan ng aking ama. Kapag dumating ng 3 buwan ang batang ipinagbubuntis mo, hindi na ako makakaalis sa kwadrong nakukulungan ko. Teka, nasan ang sinasabi mong kwadro? Nasa bahay ni Itay. Ano? Kung ganon, yun yung nakita naming picture doon? Oo, Salome. Gawin mo na sa lalong madaling panahon. Puntahan mo sa bahay. Hanapin mo ang larawan na yun. Yung nakita mo. Tsaka mo malalaman ang lahat kapag nabawi mo na ako dito. Magmadali ka. Maiksi na ang oras mo. At ilang araw na lang, 3 buwan ang magiging anak natin. Oo. Oo, Lucas. Oo. Salome. Uy. Okay ka lang? Cara, si Lucas! Anong si Lucas? Wala dito si Lucas. Ano pa naginipan ko siya? Makinig ka sa akin, Carol. Nakakulong daw siya sa kwadro, yung nakita natin doon sa bahay ng itay niya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Maniwala ka sa akin. Kailangang tulungan ko siya para makawala siya doon. Kung hindi tuluyan na siya makukulong doon. Dapat makawala siya doon bago mag 3 buwan ang anak namin. Eh, 4 na araw na lang 3 buwan na yung pinagbubuntis mo. Kaya kailangan natin magmadali. Tulungan mo ako, Carol. Parang awa mo na. Nagtakaman ay hindi matiis ng kaibigan na hindi tulungan si Salome. Bagaman labis itong nagtataka sa mga sinabi nito habang papunta sa bahay na yon. Nakadama sila ng kilabot sa katawan. Lalo na
nang makaharap nila si Tandang Impig. Ikaw, anong kailangan mo dito? Wala pa si Lucas. Buntis ka. Opo, itay. Dito ko na po hihintayin si Lucas. Sinong nagsabi sa'yo na dito ka maghihintay? Ako lang. Kasi dapat naririto ako. O siya, sige. Tuloy kayo. Pero mamaya aalis ako. At sa makalawang baliko. Sige po, maghihintay lang po kami dito. Kayong bahala. Diyan na kayo. Salome, papasok ba tayo? Oo, hahanap tayo ng pagkakataon. Hahanapin natin ang kwadrong sinasabi ni Lucas. Kailangang basagin yun para makawala siya. Paano? Sabuyan ng tubig. Ay, ano ba yan? Natatakot tuloy ako, Salome. Naniniwala ako na totoo ang sinabi ni Lucas. Kailangan makawala siya para matuloy ang kasal namin. Mukhang wala na siya. Hindi mo lang nagpaalam. Alam mo, may pagkabasos din ang matandang yun. Tara, hanapin natin ang litratong yun. Sa kwartong yun. Tsaka, teka, wala ka bang napapansin? Bakit? Tingnan mo, nawala yung manikin dito. Yung malinis na upuan. Kahit yung mahabang mesa, wala. Oo nga. Salome, ano bang gagawin natin? Papasok tayo sa malaking kwarto. Hanapin natin yon. Ilayin natin tong kurtina na to. Wala! Sandali lang, kukuha ko ng tubig. Bubuhusan natin yung kurtina na yan. O sige. Hayun o, may tubig! O, hayun na. Buhusan mo na! Ayan na. Ayan na, Carol. May nangyayari talaga dito, Salome. Anong gagawin natin? Eto, tulungan mo ko. Buhusan natin ng tubig ang bawat larawan dito. Pero wala ang larawan ni Lucas. Paano yan? Basta, buhusan natin lahat. Tapos na ang mahika mo, itay. Matagal kaming nakakulong sa iyong mahika. Nabatay na si inay at ang kapatid ko. Pero hindi mangyayari yan sa akin. Pwes, muli kitang ikukulong at mamamatay ka! Etong bagay sa'yo! Hindi! Binuhusan mo ko ng tubig! Eto pa, itay! Para tuluyan ka ng malusaw! Walang iya ka! Anak! Nung natutunaw siya, Salome! Lucas! Lucas, ikaw na ba yan? Oo,
Ako nga ito. Mabuti hindi ka naghahul sa oras. Carol, maraming salamat. Kagagawa nito lahat ni Itay. Masyado siyang seloso at makasarili. Ginawa niya ito gamit ang kanyang itim na mahika. Tayo na, umalis na tayo dito. Matutunaw din ang bahay nito kapag umulan. Bukas, magpapakasala tayo dahil 3 buwan ang anak natin. Salamat, Lucas. Maraming salamat at nakabalik ka rin sa akin. Anumang masama na hangarin sa mundong ito ay tiyak na matutuldukan pag naghari na ang kabutihan. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang itim na kapangyarihan sa taong may busilak na kalooban at higit sa lahat, may malakas na pananalig sa puong may kapal. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa aking kasaysayan.